Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Kristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Itaas natin ang ating mga palaspas upang ito'y bendisyonan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lunsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ako at ang aking mga kasama ay lalapit sa inyo para wisikan ng banal na tubig ang inyong mga palaspas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniuutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga tao na nauuna at sumusunod sa kanya, "Hosana sa anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea," sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ginugunita natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ang simula ng kanyang pagpapakasakit sa krus. At tayo rin, ito ang simula ng Semana Santa. Kaya sa simula sa araw na ito ay susundan natin ang mga yapak at mga kabanata hanggang ang Panginoon mag-alay ng kanyang sarili sa krus at muling nabuhay. Nawa ang Semana Santang ito ay maging pagkakataon sa ating magnilay ng paghihirap at kamatayan ni Jesus na nauwi sa kanyang muling pagkabuhay. Tanggapin nawa natin ang grasya ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tumayo tayo at manalangin. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaias ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Jesus na mapagpalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang may hina. Tuwing umagay,
kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga paggustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangirihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iyahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat sa kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit, tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Barabas, kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" Ngunit lalo pa nilang isinigaw, nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malaman pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo." Sumagot ang mga tao, at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo, at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit, nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Naniniwala kami sa kanya. Mananalig siya sa Diyos at sinasabi niya, siya ang anak ng Diyos. Iniligtas siya ng Diyos. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May 2 paraan para sana si Jesus ay nakaiwas sa paghihirap at pagdurusa. Yung una, sana hindi na siya pumasok sa lungsod ng Jerusalem. Sana bumalik na lang siya sa Nazareth at nagkaroon ng pribadong buhay. Pero pinili pa rin ni Jesus na pumasok sa Jerusalem at tapusin kung ano ang misyon na ibinigay sa kanya. Alam ni Jesus na sa Jerusalem, pwede siyang pahirapan, pwede siyang patayin, at yun nga ang nangyari. Kaya nga yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na siyang ginugunita natin sa araw na ito, isang malaking desisyon para kay Jesus. Hindi niya inatrasan yung kanyang misyon. Kaya tayo rin sana sa mga misyon natin sa buhay, sa mga tungkuling ibinigay sa atin ng Diyos, huwag tayong aatras, lalo na pag tayo ay nasa huling yugto na, yung pinakamahirap na yugto ng ating pagtupad ng mga misyon natin. Huwag tayong tumalikod. Tulad ni Jesus ay maging buo ang ating desisyon na tapusin ang kanyang misyon.
Kaya yan ang unang paraan na sana nakaiwas si Jesus sa paghihirap kung tumalikod siya, pero hindi niya tinalikuran yung kanyang misyon. Ikalawang paraan na sana nakaiwas din si Jesus sa paghihirap at pagpapakasakit, sana ay nagpakita na lang siya ng lakas at kapangyarihan. Ito naman ang inaasahan ng mga tao na umaawit ng osana sa kanya nung pumasok siya sa Jerusalem. Ang tingin nila kay Jesus ay politiko na sasagip sa kanila, sa kanilang pagkakaalipin, lalo na sa mga banyaga. Superman ang tingin ng mga tao sa kanya. At sana si Jesus, pinakita niya talaga na Superman siya dahil anak siya ng Diyos. Nagpakita na lang sana siya ng kapangyarihan at hindi na naipako sa krus. Kaya lang, hindi ganon ang daan ng pagliligtas ni Jesus sa atin. Ang daan para tubusin niya tayo, magpakababa siya at limutin ang kanyang sarili at maging alipin ng sangkatauhan. Ito yung sinasabi sa unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Isayas, inihula na merong darating tagapaglingkod na magdurusa. At yan ay nangyari kay Jesus. Pinili ni Jesus yung pagpapakababa at paglimot ng sarili, pagsasakripisyo para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ganito rin nilarawan ni San Pablo yung ang ating Panginoon, na bagamat siya'y Diyos na makapangyarihan, talagang may lakas siya at kapangyarihan, higit pa siya sa Superman kung gugustuhin niya, pero pinili ni Jesus na maging alipin, magpakababa at magpakasakit sa krus. Ang tingin ng marami ay talunan si Jesus. Ayaw ng mga tao na hindi Superman yung kanilang leader. Di nila maisip na ang leader nila maipapako sa krus. Maraming tumalikod kay Jesus. Maraming hindi na pumalakpak. Yung mga umawit ng osana dati, nung huli ang sinisigaw na nila, ipako siya sa krus. Maraming nadismaya kay Jesus dahil pinili niya ang daan ng pagpapakababa. Tayo rin minsan ayaw natin magpakababa. Gusto natin tayo ang magaling. Gusto natin tayo ang mataas. Gusto natin tayo ang Superman. Pero bilang mga Kristiyano, susundan natin si Jesus. Daan ng pagpapakababa. Daan ng paglimot sa sarili. Daan ng pagkamatay sa ating sarili para sa iba. Pagsasakripisyo. Yan ang daan na sinusundan natin. Naniniwala tayo na dito tayo magtatagumpay. Ang pag-ibig magtatagumpay. Paghanda nating limutin ang ating sarili at mag-alay ng ating buhay para sa mga minamahal natin. Kaya ngayong mga mahal na araw, ito ang pagninilayan natin kung paanong si Jesus ay tinapos niya ang kanyang misyon. Hinarap niya ang hirap at pagpapakasakit hanggang sa huli, hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa krus. At ito ang magiging daan ng kanyang muling pagkabuhay. Nagtagumpay ang Panginoon dahil natuto siyang magpakababa at mag-alay ng sarili. Tayo rin ang tagumpay natin ay nasa pagpapakababa natin araw-araw at pag-aalay ng ating sarili, paglimot ng ating sarili para sa mga taong ating pinaglilingkuran at mga taong ating minamahal. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang makibahagi tayo sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Ating itutugon sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalong, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang magatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga humihiling ng ating panalangin at ipanalangin natin ang mga nag-aalay ng misa sa pagdiriwang na ito. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamta ng galak na dulot ng pagkabuhay ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tayo, doon na lang po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating dasalin ngayon ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.